O yun mga tol, good afternoon na. Ngayon, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-wrap ng isang bugimbilya tulad nito. Mga tol, yan. Itong ginamit ko ditong puno ay wild boogie yan. Tapos dinoktongan ko siya ng iba. Hindi ko alam kung anong tawag ng bahay niya. Yan siya. Ito yung bulaklak niya, kulay violet. Ayan. Ginarap ko siya dito sa punong ito. Ito yung pinakapagka-agrap niya. Yan. Hindi na tol pansin. Yan. Kung makikita niya, hindi na siya pansin kasi sobrang tagal na. Hanggang sa namulaklak na. Tapos dito, meron din akong ginarap. Ayan. Grafted din siya mga tol. Yan. Ito naman yung bulaklak niya kung mapapansin mo. Iba rin siya. Pero magkasama lang yan sa isang puno. Yan. Ngayon dito mag-grab din tayo. Mag-grab tayo dyan. Yung kulay na i-grab natin yan ay kulay. Ito kulay pula to. Kaso wala lang siyang bulaklak. Tinanggal ko na eh. Yan. Simulan natin mga tol. Kuha lang tayo mga tol. Ang kapiraso. Parang ganito. Ito. Kita nyo ba yan? Hirap nang walang cameraman. Kuha lang tayo ng kapiraso. Mga ganito. Yan, kunin natin 'to. Yan. Siyempre tanggalin natin 'yung tinik. Yan, tanggalin natin 'yung tinik. Tapos mga tol, kailangan natin ng pen cutter, ito. Yan, medyo alawang na pero okay pa 'yan. Ang gagawin natin dito, mga tol, hahanapin lang natin 'yung gitna, pinakaubod, kung nakikita niyo 'yon, 'yun. Kita niyo ba? Hindi kita, no? Basta yung nasa gitna niya, pinakaubod, parang ubod ng saging. Tatasahan nyo lang siya, parang ganito. Yan. Tatasahan nyo. Yun, nakita na mga tol yung ubod. Ayun yun. Yung kulay puti. Kita nyo? Di makita, medyo malabong ating camera. Basta yung ubo dahan hanapin nyo lang. Tapos tatasahan yung parang ganyan. Gagawin nyo lang siyang parang Phillips screw. Hanggang sa lumabas na yung ubod. Yan. O yan diba? Parang Phillips screw. Mga tol, kung mapapansin nyo, yan siya. Yan yung iduduksong natin doon. Mamaya papakita ko sa inyo. Yan mga tol, okay na siguro yan. Yan o, kita nyo. Iduduksong natin dito siya. Dito natin. Kung makikita nyo mga tol, ayan yung sibol sa kanyang puno. Yan, duduksongan natin ng kulay pula. Yan. Ngayon ang gagawin nyo lang mga tol, puputulin nyo lang ito ng ganito. Yan, mag-iwan lang kayo ng ganyan. Huwag yung sobrang sagad kasi pag sobrang sagad, once na hindi maging success yung inyong iduduksong tulad nito, kumbaga namatay ito, hindi naging success, pwede nyo siyang putulin dito at doon ulit kayo magduksong. Ibig sabihin may second choice kayo, no? Tapos hahanapin nyo lang din yung ubod. Yung ubod na sinasabi ko sa inyo kanina, ito, kita nyo ba? Yung ubod. Yan yung gitna niyan. Tapos bibigayin nyo lang siya mga tol sa gitna. Siyempre dapat tamaan yung ubod. Bibigayin nyo sa gitna. Yan. Yun, nakita nyo ba? Kita nyo ba yung ubod? Yan yung ubod. Medyo malabo mga tol. Yan, may ubod sa gitna yan. Tapos yung kanilang ginawa nating parang Phillips screw, ito hawak ko. Itatama nyo lang yung ubod nito saka yung ubod nun. Yan, parang ganyan mga tol. Yan. Yan mga tol, oh. Kita nyo ang ginawa ko. Binigas sa gitna ito. Tapos isasalpak ko yung kaninang ibang variety ng bugambilya.
Ngayon, natanggalin ko na itong nasa gitna mga tol, itong pin cutter. Saka natin ipapasok ito. Yan. Dahan-dahan lang kasi baka mabigla, mabisarga. Yun. Pasok mga tol. Yan mga tol na. Ngayon, mga tol, kailangan natin ng grafted tape. Ito. Nabili ko lang to sa Lazada. Mura lang to, 40 pesos. Ang ginawa kong diskarte, tol, ipinulong ko siya dito sa taklob ng pen cutter ko para comfortable akong magbalot. Kasi babalutan natin yan, tulad nito mga tol. Babalutan natin yan. Ganito, panoorin nyo ha. Yan. Babalutan. Papaikot-ikutin nyo lang para magdikit yung kanilang mga balat. Yan. Papaikutan lang mga tol. Yan. Papaikutan nyo. Yan. Paikot-ikot lang hanggang sa makompress sila parehas, magdikit. Yan. Okay. Paikot-ikot. So, magdikit mga tol. Tingnan natin kung ano mangyayari sa kanya. Kung mabubuhay ba or mamamatay. Yan. Ganun lang mga tol. Ang dami ko nang nagrap. Pero hindi lahat success kasi hindi naman ata po pwedeng perfect na. Siyempre may namamatay din. Pinakita ko lang sa inyo kung paano ko ginagawa yung iba kong mga grafted bougainvillea. Tulad nga nito, mga ito, mga naging successful yan. Ayan, ito may balot pa kung mapapansin nyo. Nung last week ko pa ito ginawa. Ayan, medyo, kung makikita nyo dito, medyo buhay na to. Ito kulay green. Hindi ko pa lang siya tinatanggal kasi hindi pa totaling yung simisibol yung kanyang mga dahon. Yan, ganito lang yan mga tol, ito. Compress, pagdidikitin nyo lang siya. Tapos mas maganda niyan, babalutan nyo ng plastic, parang ganito. Kukuha tayo ha, teka lang. Tap mula. Okay. O yan mga tol, kumuha tayo ng plastic skin di. Ito lang yung aming ginagawang pang balot. Baka tayong pantali. Okay, ganito lang. Babalutan nyo lang. Ayan mga tol. Purpose niya para hindi mabasa ng tubig. Kasi bawal siyang mabasa ng tubig. Pantali mga tol. Ito, gawin natin tali. Mga hindi natin naging successfully. Gawin natin. Yan. Yung motor, tatalian nyo lang siya. Ang ganito. Talian nyo lang. Talian nyo lang. Yun. Talian nyo. Talian nyo lang. Yan. O, isa pa. Ito pa. Lagyan natin ng ibang kulay. Kanina kulay pula, ngayon kulay orange. Kulay orange. Kulay orange. Siyempre, kukuha ka lang ulit ng mga 1 inch, no? Yan. 1 inch. May dalawang buko na kung saan siya dun siya sisibol. Sim lang din ang gagawin natin, tatasahan natin, parang lapis, yan. Yan mga tol, hahanapin nyo lang ulit yung ubod, yung sa gitna, yun yung puti, yun yung ubod nyan. Yan. Tapos, gugupitin nyo lang ulit yung kung saan nyo idudukso
Yan, medyo malaki. Hahanapin nyo lang ulit yung ubod nito, mga tol. Saan nyo? Bibigain. 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 Yan, bibigain. Tapos, isusok-sok nyo lang ulit yung gitna niya. Yan. Tapos, yun. Tusok, mga tol, yan. Siyempre, kailangan ulit natin ng grafted tape. Ito, mga tol. Nilagay ko na siya dito para mas madali, kasi kung gagamitin nyo ito, mas nakakaabala, di ba? Ngayon ito, dito ko siya pinulupot muna. Tapos paikutin, mga tol. Yan. Katulad lang din ang ginawa ko kanina. Pinaikutan ko siya. Yan. Yan. Para magdikit. Tapos ginagawa ko, mga tol, binabalutan ko na rin yung katawan niya. Yan. Kasi bawal na bawal itong mabasa. Mga tol, na huwag niyong babasain siya kasi mahina talaga sa tubig. Yun, tanggalin natin, mga tol. Yun. Okay, ngayon babalutan ulit natin ang nitong plastic. Kaso pwede rin punasan. Pwede rin siguro ito. Ayun, mga tol, babalutan lang natin ulit ng plastic para huwag niyo basa kung sakaling ulan. Ayun, mga tol. Tapos talian lang ulit. Talian natin. Yung ginagamit kong pantali, mga tol, double purpose, yung mga hindi nagiging successful kong ginawa dati, o yan ang mga namatay, kinukuha ko ulit yung tali, yung pinatali ko dito para hindi naman sayang, diba? Taliin lang ulit natin. Okay, yun, ganun lang, mga tol. Yan, ito nyo naman kung paano binalutan ko ng plastic para hindi lang siya mabasa kung sakaling umulan. Pero siguro mas maganda kung isilong natin to, no, nakasilong, para umulan man hindi siya mapapasok. Yan. Yan, mga tol, tingnan natin to kung buhay na to. Papalabasin na natin para hindi na siya mahirapan. Yan. Para hindi na siya mahirapang lumabas, tulungan na natin. Kasi ito ay mahigit 2 weeks na. Yan. Yan lang muna. Tapos itong isa, pwede rin natin tanggalin, ha. Kasi may mga nalabas na siyang spot, oh. Tulungan na natin, oh. Para hindi na sila mahirapan. Yun, tingnan natin kung mabubuhay na sila. Yan. O yun, so yun, nakita nyo kung paano. Abangan na natin sila sa susunod, no? See you next vlog.